Iaapela ng Philippine General Hospital sa pamahalaan ang tinapyas sa panukalang pondo nito para sa 2023. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni PGH spokesperson Jonas Del Rosario na nakatakda sila maghain ng petisyon para maibalik ang inalis na mahigit 200 milyong piso sa halos 6.2 billion pesos na hiniling nilang pondo sa Kongreso. Magagamit anya ang tinapyas na pondo para sa pagpapatayo ng multi-specialty building. Magugunitang 5.9 billion pesos ang inaprobahang pondo para sa PGH sa susunod na taon. Nilinaw naman ni Del Rosario na sapat ang inaprobahang budget para sa operasyon ng ospital. Ito po ay sapat para po pangbayad sa sweldo ng ating mga healthcare workers, sa mga operating expenses po ng ospital at po yung serbisyo po na maibibigay natin sa mga pasyente nating nangangailangan. So hindi naman po yun maapektuhan. Kung kayo po ay pumunta sa PGH at kayo indigent patient ay mabibigay po yung mga kailangan maibigay sa inyo, diagnostic test pati po paggagamot. Samantala, inamin naman ni Del Rosario na bahagyang tumaas ang bilang ng mga dinadalang COVID patients sa PGH. Sa ngayon, may 55 pasyente ng COVID sa PGH na karamihan ay nagkasakit dahil sa kanilang comorbidities. Halos maabot na nito ang 75 kama na inilaan ng ospital dahil mas tinututukan anya ngayon ng PGH ang mga non-COVID patients. Naibigay na ng Department of Health ang iba pang mga requirements na hinihingi ng Department of Budget and Management para sa hirit na dagdag pondo sa COVID allowance ng mga health workers. Nagpulong muli noong isang linggo ang DOH at DBM para talakayin ang ilang detalye at mapabilis ang pagpapalabas ng pondo. Kahapon sumugod ang grupo ng health workers sa tanggapan ng DOH para ipanawagang ibigay na ang ipinangakong benepisyo at allowance.